Grabe, alam niyo ba, merong isang client na may secured credit card sa isang banko. Tapos, nung i-close na niya yung kanyang credit card, hindi kaagad ibinigay yung kanyang hold amount. So, grabe, ayaw pang ibigay ni banko. Grabe, alam niyo ba kung anong banko yan? Okay, so hi everyone, Chriselle Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so pasensya na po kayo. Nandito na naman ako sa baba because may konting kaguluhan sa aking little studio sa taas. Kaya nandito na naman po ako. And as what I explained before, nung naggumawa na naman ako ng video dito sa setup na to, talagang malapit ako sa main road o sa highway. Itong bahay kasi namin, malapit lang dyan sa pinaka main road because we are in the heart of the city of Lawag. O, di ba? Eh, dito sa sentro, ganun eh, di ba? So, medyo maingay ng konti. Pero sana, please, bear with me kapag merong konting kaguluhan sa aking mundo ngayong gabi ito. Konting ingay, hindi lang konti, malakas. Ayun, katulad nun. Okay, so once again, hi everyone. Kumusta kayo? I hope you're all doing good. And today, I'm going to make this video because I'm going to answer some queries na napaka-importante talaga at gusto ko talagang i-discuss din sa inyo itong mga queries ng ating mga masugid na subscribers. Kasi syempre, we would like also to assist them and to give our ideas to some comments or queries na gusto nilang maliwanagan, something like that. Okay, so umpisahan na natin ang ating Q&A portion. Okay, so eto meron tayong magandang question na ang sarap sagutin, no? Kaya eto babasahin natin. Sabi ni Warren Boy Cejas or Quejas. Keha siguro ito. So, Warren, shout out kita. Hello, how are you? And thank you for subscribing, for dropping your comments, most especially. Sabi niya, good day po ma'am, paano po mag-enroll ng Metrobank credit card po sa online po ma'am, maski wala akong deposit account po. Okay, so meron kasing app na Metro Bank Direct. So, yun yung luma. So, ngayon, kapag mag-e-enroll ka ng credit card kasi hindi siya sa mobile app, kailangan doon ka sa website ng banko. So, doon ka sa www.metrobank.com.ph. So, doon ka mag-enroll para magkaroon ka ng option ng credit card. Kasi kapag doon ka sa app, ang makikita mo doon ay para savings and then something like loan. Pero kapag doon ka mismo sa website, nag-enroll, meron kang makikitang option na credit card. So doon, itap mo lang yon and then everything follows. Kaya doon ka sa website mag-enroll, Warren. Okay? By the way po, pasensya na. Iba yung boses ko ngayon at parang hindi rin ako masyadong okay pa daw yung looks ko kasi I got sick 3 days ago. Nag-attend ako ng seminar somewhere in the north and iba yung climate doon kasi umuulan, bumabagyo, samantalang dito sa sentro, dito sa Lawag, eh mainit. Alam mo yon, grabe, bumabagyo pala doon sa northern part ng Ilocos. Nung nakarating na kami doon, talaga nagkasakit ako, hindi kinaya ng aking powers, you know? Kaya yon. Pero, thank God, I'm gaining my health and medyo okay naman na ng konti. Yun nga lang, yung boses ko, hindi pa talaga bumalik. So, para hindi naman ma-stress yung aking throat, I will be asking my only daughter, Aledania, para basahin yung ating second question na nanggaling kay
Ah, say hi. Nanggaling kay? Golden Bodies. Okay, Golden Bodies. Ito yung question mo. And before that, isa-shout at kita. Hi, Golden. Thank you so much for dropping your comment. Okay. Ting sabi niya, Golden Bodies. Ma'am, may hinold po sa aking amount ang Metrobank para maka-open ako dati ng credit card. Mm-mm. Tapos sabi po sa akin, after 6 months, pwede ko na naman pong makuha. Tapos after 1 year po, gusto ko nang kunin, need ko naman daw pong i-close ang credit card ko para makuha ang na-freeze kong pera. May iba na naman po akong credit cards. Okay. May explanation po ba kayo or tips anong dapat kong tandaan kasi ang dami pong hidden information ng Metrobank or loophole para ma-delay ng ma-delay ang pag-claim ko ng pera ko. Okay, so as far as I understand, kapag binigyan ka ni banko ng credit card pero nag-ask sila ng certain amount from you, that is what we call the secured credit card. So, yung amount na hiningi sa'yo is collateral doon sa ibibigay ni banko na credit limit sa'yo. Pero, meron ka parang, I don't know how you call it, pero parang trial period or testing period na 6 months to 1 year. Ngayon, kapag consistent ka naman nagbabayad, okay naman yung payment mo, never kang na-late, so good record, kumbaga. So, magkakaroon ka ng magandang standing or magandang credit with the bank. Ngayon, pagkalampas ng 6 months up to 1 year na binigay ni banko sa'yo, pwede mo nang i-withdraw yung pera mo, pero yung credit card mo magiging regular credit card na siya. So, I don't get the reason why they have to ask you to close your credit card when you are to withdraw yung hold amount. Either hindi naging maganda yung standing mo with the bank, medyo na-late ka sa pagbayad, or may mga penalties ka na binayaran, na that's the reason why hindi naging maganda yung standing mo with the bank. Kaya nung gusto mo nang i-withdraw yung hold amount mo, sinabi nila sa'yo na i-cancel mo na din yung credit card mo bago mo makuha yung hold amount. Pero may sinagot si Golden. Kasi tinanong ko sa kanya, oh, before I forget, I have already answered this this queries. Pero gusto ko lang talagang gawa ng video to para lahat tayo matuto, no? At saka, you know, we learn from other people's experience. Tinanong ko si Warren kasi baka nagkaroon ka ng late payment, hindi maganda yung standing mo with the bank, kaya nung i-withdraw mo na yung hold amount, sinabi nila sa'yo na i-close mo na din yung credit card. Kasi kapag naging maganda yung flow ng credit mo with the bank, they can give you the amount or the hold amount without asking you to close the credit card. Pero ang sabi ni Golden sa akin, never po ako nagka-penalty or late payment. Yun. Nagka-score po ako ng 13,000 ngayong taon. Wow, ang taas pa ng credit score. Nagtanong na rin po ulit ako sa Metro. Ipa-close ko na daw po CC ko, tas wait lang daw po ako ng 30 to 45 days bago makuha ang hold amount ko. Salamat po. Okay, so sad. Kasi some of my friends also had secured credit cards with other banks. And then, naging maganda yung system, naging maganda yung, you know, treatment dun sa client. At talagang, alam mo yun, pinanindigan na after 6 to 1 year at naging maganda yung flow ng credit mo with them, then pwede mo nang i-withdraw yung hold amount without you closing the credit card. Ngayon, Golden, I should say, Golden Bodies. Ngayon, kung yun ang patakaran ni banko, then we cannot do anything but to go for it. Pero at least, ayan, natuto ka na. Natuto na tayo, di ba? So next time, alam na natin kung ano yung mga possible na pwedeng mangyari. Okay, so yun lang, Golden. Wala na tayong magagawa doon. And you were asking me if I had experienced such
so far wala pa naman. And siguro baka kailangan din kausapin mo pa ng maigi yung customer service representative. Pero kung talagang yon ang advice nila sa iyo, then we have to let go. Okay, so good luck, Golden. Good luck. Okay, so here comes another query or another comment na nanggaling naman kay LA. So, hi LA! Shout out kita! And eto naman ang question ni LA. Ma'am, paano po mag-avail ng InstaCash? How much po kaya ang interest nito? Okay, para magkaroon ka ng idea on how to avail of the InstaCash na ino-offer naman ng ating mahal na East West Bank. Okay, what you gonna do, LA, is go to Messenger and then i-search mo dun sa Messenger si East West Credit Card. Okay, kapag nandun ka na sa East West Credit Card, merong menu doon. By the way, itong ka-chat mo dito sa Messenger is an AI. Oh, by the way, AI is artificial intelligence. So, hindi tao yung ka-chat mo doon. Parang automated, yun ang tawag doon. So, doon, it's easy to follow. Kasi, itatap mo lang yung start. Pag tap mo yung start, main menu. Tapos, mahahanap mo na lang doon yung InstaCash. So, kapag tinap mo na yung InstaCash, bibigyan ka na ng instruction. Ito is converting your credit limit sa credit card mo. And then, pwede mo siyang bayaran in fixed terms. So, may konting interest. Pero kapag pumunta ka sa Stress Credit Card sa Messenger, yon you can inquire everything. Kahit automated yon or AI, yung ka-chat mo doon sa East West Credit Card sa Messenger, masasagot lahat naman ng iyong mga query. So, ganun lang. Okay, so I hope you'll be able to follow LA. Thank you so much for dropping by and thank you for the comment. Okay, so now we are down to the last question na nanggaling naman kay Arnold Gutib. Hi Arnold, shout out kita! And sabi ni Arnold, what if po you purchase big amount and granting na auto 12 months? Mag-wait ka po ba matapos ng 12 months para ma-replenish yung total amount? Ang sagot ko dyan ay yes. Oo. Kapag hindi mo nabayaran ng buo yung pinurchase mo na binabayaran mo in an installment basis, hindi mare-replenish yung iyong credit limit. Kasi syempre, mare-replenish lang siya kapag nabayaran mo na yung nagamit mo doon sa credit limit mo. Kaya kung 12 months, halimbawa yung installment mo, ang terms ay 12 months. So, aantayin mong matapos yung 12 months bago mare-replenish yung credit limit mo. So, I hope it is clear, Arnold. And thank you so much for dropping by, for subscribing, and for trusting. Okay, so yan po yung several comments or queries na we attend to for this video. And maraming salamat po sa mga nag-iwan ng kanilang mga comments. Maraming salamat sa pagtitiwala. And alam ko na ang dami natin mga trials sa buhay, but tandaan palagi that life is so good. Kasi meron pa naman tayong Diyos na umaalalay sa atin. And I believe that He has a good plan to each of us. At doon po sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe and then tap the notification bell down here so that you will be updated tuwing may i-upload na naman ako ng video in the future. So, once again, I'd like to ask apology kasi talagang halata pa na may sakit ako, but I'm trying to, you know, push. Alam, kailangan nating mag-push. I'm trying to get better kasi I really wanna make a video like this one and I don't want to miss uploading a video for all of you. So, maraming salamat. So,
Dito na po tayo nagtatapos, and kahit ano pa yan, kahit anong trials ang dumating sa buhay natin, remember that life is beautiful, truly that life is beautiful only because God is so good. Bye everybody! Thank you!